Isang magandang hapon po muli sa inyo. Tayo po muli ay patuloy na maglalakbay sa ating pananampalataya sa Diyos. Sa araw na ito ay makikita natin ikalabingsyam na linggo ng panahon, ng pangkaraniwang panahon na kung saan pinamumuhay ang buhay ng Panginoong Hesukristo na siyang binigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, sa kanyang pamamagitan ng pagdusa, at sa kanyang muling pagkabuhay para sa ating tagumpay sa buhay. Ang ating paksa sa araw na ito ay magkaroon tayo muli ng hangarin, ng layunin sa buhay. At ang layunin na yon ay upang matanggap natin ang kaharian. Ang buhay ng tao, sabi nga nila, ay parang gulong ng palad. Narinig po natin yun, no? Nagkaroon po ng serye noong 1980s yata, no? Gulong ng palad ang pamagat. Na alam natin lahat, lalo-lalo na tayong mga Pilipino, na para tayo, ang kabay natin ay parang nasa isang tadhana na kung saan minsan ay tayo nasa taas, minsan tayo nasa baba. So, ganun po ang mentalidad nating lahat. At maradalas, yun ang nagiging gabay ng ating buhay. Subalit, sa kaharian ng Diyos, nais niyang una-una sa lahat ay lumapit tayo ng may pagtitiwala sa Kanya. Kung kaya, isa sa mga binasa natin ngayon ay nauukol sa pananampalataya. Kung nais nating makamit at tanggapin ang kaharian ng Diyos, kinakailangan lumakad tayo ng may pananampalataya at pananalig sa Kanya. At ang pananampalataya at pananalig sa Diyos ay sinisimulan nung winika ng Diyos kay Abraham. Sa Genesis chapter 15, ang unang-unang sinabi nung giniram ng Diyos si Abraham, sabi niya kay Abraham, "Abraham, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Do not fear." Huwag kang matakot. Palalahanan natin ang ating katabihan. Sinabi, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Dahil kadalasan, ang nangingibabaw sa ating buhay ay takot. Natatakot tayong pasawi. Matatakot tayong magkaroon ng mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan. Natatakot tayong bumagsak sa eskwelahan. Natatakot tayong hindi pumasa sa examen. Hindi tayo tanggapin sa trabaho. Punong-puno ng takot ang tao. Subalit ang kaharian ng Diyos ay hindi pinalilibutan ng takot. Bagkos ang kaharian ng Diyos ay puspos ng pananampalataya. Pananampalataya sa Kanya. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At sabi sa unang Juan, ang pag-ibig ay walang takot. Walang takot sa pag-ibig. Kung tayo ay namumuhay na may pananampalataya sa Diyos, meron tayong katatagan sa ating puso na hindi tayo dadali ng Panginoon sa mga bagay at pagkakataon sa ating buhay na tayo'y malalagay sa alanganin. Bagamat maraming pagsusubok ang buhay ng tao, bagamat araw-araw marahil ay dumadanas tayo ng paghihirap, bagamat may mga bagay na tukso sa tumapalibot sa atin at balut, sa madaling salita ay nababalutan tayo ng isang buhay ng punong-puno ng pag-aalinlangan. Kinakailangan po mayroong katatagan ng ating puso. Na pagkabat lahat ng iyon ay nasa ating kapaligiran. Ang Diyos ay kasama natin. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Si Abraham ay pinahayagan ng Panginoong Diyos ng ganito. Dahil ang kagustuhan ng Panginoon na managana ang ating buhay. Na mabuhay, nagkamali po ang spelling din, hindi gating.
managana ang ating buhay. Mamuhay ang kanyang kaharian ng puspos, biyaya sa ating buhay. Dito sa Genesis 15 na ating binasa, si Abraham po ay binigyan ng biyaya, ng dalawang uri. Biyaya sa lupa, ng ari-arian, at biyaya sa mga anak at tagapagmana. Yun po ang biyaya sa kaharian ng Diyos. Tataka tayo, paano magiging ganoon? Dahil sabi nga ni Abraham, paano ako magiging isang ama ng marami? Eh wala naman akong anak. Si Eliezer lang na anak ng aking alipin ang kasama ko sa tahanan, sa bahay. Tapos sinasabi ng Panginoon na ako'y magiging ama at ang lahat ng aking magiging anak ay kung baga ay mabubuhay na talagang punun-puno ng mga bagay. Sabi pa nga ng Panginoon, tumingala ka. Tignan mo ang mga bituin. Napakarami niyan. Kilalanin mo. Ganyang kadami ang iyong magiging mga anak. Sabi sa Hebrews chapter 11, verse 3, na ating binasa kanina, ang lahat ng mga tao ito, si Abraham, si Noe, at yung iba pa, ay namuhay ayon sa pananampalataya. Tandaan po natin anong wika, huwag tayong matakot. Bagkos tayo mamuhay ng may pananampalataya. Hanggang sa pananampalataya yun, hanggang sila'y mamatay na hindi nila natanggap ang mga ipinangako. Sila ay nagiging huwaran sa ating buhay. Ito yung mga taong to na kinikilala nating mga ama ng ating pananampalataya na matay na hindi nakakatamo ng kanilang pangako na pinangako ng Diyos sa kanila. Subalit, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Huwag matitinag ang ating pananampalataya dahil ang Panginoong Diyos ay patuloy na kumikilos. Ang kanyang kaharian ay nakabase hindi sa mga material na bagay. Ang kanyang kaharian ay nakabase sa mga bagay na nananatili magpakailanman. Bagamat hindi natanggap ni Abraham ang pinangako ng Diyos, hindi niya nakita ang dami ng anak ng kanyang lahi. Siya ay umawak sa pananampalataya. Siya ay umawak sa pangako ng Panginoon. At ang lahat ng biyaya sa kaharian ng Panginoon ay patuloy na nananagana magpakailanman. Bagamat siya ay wala nang physically dito sa mundo, siya ay patuloy na nananagana kasama ng Panginoong Diyos. At ganun din po tayo. Tandaan po natin na ang buhay natin dito sa lupa ay hindi nakabase sa mga bagay-bagay na ating natatamo lamang at pinanghahawakan. Hindi po nakabase sa mga salapi, hindi po nakabase sa mga material na bagay, hindi po nakabase sa mga pag-aari natin sa lupa, pag-aari sa tahanan, sa mga bahay, pag-aari ng kotse. Bagamat lahat ng ito ay hindi masama, marahil ay makatutulong pa sa atin. Hindi po yun ang sukatan ng Panginoon upang kilalanin ang kanyang kaharian sa ating buhay. Dalawang prinsipyo po ang kinakailangan natin tandaan. Kaharian ng Diyos upang tanggapin natin. Ang una ay ang salapi na ginamit para sa pansariling kapakanan at para sa pangangailangang pansarili ay agarang nawawala. Kung gumagamit tayo anuman yung bagay na yun, ginagamit natin sa pansarili lamang, yun ay agad nawawala. Madaling gastusin, sabi nga nila, ang pera. Sino-sino niyo sa inyo dito siguro ang sumweldo ng kanang sweldo. Kumita kayo ng ilang libo. Ilang araw pa lamang wala na. Ilang araw pa lamang nagastos na. Yung iba nga sa atin hindi pa natatanggap na
gastos na eh. Dahil umutang. Dahil ang salapi nga po, madaling mawala. Kaya ang pangalawang prinsipyo na kinakailangan nating alalahan ay ang kayamanang binibigay ng kusang loob upang tulungan ang kapwang nangangailangan at para sa kapakanan na kaharian ng Diyos at ng Ebanghelyo ay mananatili magpakailan. Yung kayamanan yun ay hindi mawawala. Kahit na mawala yung salapi, tandaan nyo po, hindi ko po ginamit yung salitang salapi o pera. Kayamanan. Dahil minsan, madalas, magkaiba po yan. Ang salapi ay hindi necessarily kayamanan. At ang kayamanan ay hindi necessarily salapi. Meron po isang pare, ito'y true story. Siya ay bumisita sa isang pamilya sa Tudlok. At nakita niya, doon sa pamilya yun ay merong kung hindi ko nakalimutan eh, 5 o 6 na anak. At talagang yung tahanan na napakaliit yung bahay na tinitira nila. Doon na ang tulugan nila, yun ang kanilang kapagkainan, yun ang kanilang sala. Talagang napakaliit. Sabi nung pare doon sa mag-asawa, hindi ba kayo nahihirapan dito? Sabi nila, Padre, mahirap po. Pero okay lang. Dahil mayaman naman kami. Sabata kayong pare, ano yung kayamanan? Ito po, aming mga anak. Sila po ang aking kayamanan. Ito po yung true story. Narinig ko sa isang sermon, sa isang pare. Itong pare ito ay pumunta naman sa Ayala Labang. Meron ding makakakilala siya doon. Napakalaking bahay ang kanyang tinitahan at mag-asawa rin. Nakita niya, napakatalimig itong bahay. Sinabi niya doon sa asawa at mag-asawa na siguro mga mid-30s na po. Wala pa ba kayong anak? Sabi ng mag-asawa, Father, sa hirap ng buhay ngayon, can't afford kami. Hindi po namin punang-punang kaya. Magkanda. Sino ang mas mayaman? Sino ang may salapi? Maaring yung mga anak niya sa Ayala Alabang, kausap ng paring yung ay may salapi. Subalit wala silang kayaman. At yung mga taong nasa tundo, kinikilala nila na ang kayamanan nila ay hindi sa salaping hawak nila. Bagkos sa kanilang biyayang buhat sa Panginoon. Ang kayamanang binigay ng kusang loob upang tulungan ang kapwang nangangailangan, upang gawin ang kagustuhan ng Panginoon at kapakanan ng kaharian at ng Ebanghelyo ay mananatili magpakailangan. Yun po ang Ebanghelyo natin ngayon. Makikita natin sa Ebanghelyo, sabi sa Lucas, 12th chapter, ating binasa kanina, sabi dito ng Panginoong Hesukristo, inulit na naman niya sa verse 32, unang katagam, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Mga minamahal, mga kapatid, huwag kayong matakot na wala kayong salapi. Huwag kayong matakot na wala kayong panggastos. Ito po, nandyan yung pag-aalala. Baka ganito eh. Baka ganun. Baka hindi kami makakain. Sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot. Nalulugod ang Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. At yung kaharian yun, halakit nun, ay mga bagay na hindi nawawala. Nananatili magpakailanman ang mga bagay. Kaya sabi niya dito, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang na may paghahanda. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang na kahandaan upang tanggapin ang kaharian.
ano yung sinusuot, ano yung ikisang yun, ay ang paglilingkod at pagmamahal. Bigisan mga daywang may paghahandang paglilingkod sa kawa. Damtan ninyo ang ating sarili ng may paghahandang paglilingkod sa kawa. Yun po ang kayamanan. Yun po ang tatanggapin natin sa kanyang kawa. Ang paglilingkod sa kawa. Tandaan po natin sabi ng Panginoon sa Mateo, sa 25 kabanata, talatang ika-4 na po. Sasagot ang hari sa kanila. Ito isang talinghaga ukol sa isang hari, may kaharian. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ay ginawa ninyo ito sa akin. Ang hari po dito nagsasalita ay ang Panginoon sa Kristo. Hamo niya sa atin. Huwag tayong magpubiling gumawa ng kabutihan, paglilingkod sa kapwa. Ito po ang tunay na kayamanan. Ito po ang bagay na bikisan ng ating sarili. Maglingkod sa kapwa. Magbigay upang ang ating sisiblan, sabi dito, ay magkaroon ng tunay na yaman. Dahil yun po ang kayamanan natin. Ang maglingkod. Ang maging matyaga. Maging magpapatawad, nagmamahal, may kusang magbigay. Simulan natin po sa ating tahanan. Simulan natin sa ating mga anak, sariling anak, sa ating mga kapatid sa tahanan, sa bahay natin. Simulan po natin sa ating mga kapitbahay. Ang tunay na yaman ay hindi sa labi. Ang tunay na yaman ay ang buhay ng paglilingkod sa kapwa. Yun ang jibisan sa nais natin makita sa atin. Ito po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Naway tayo'y nahamon upang tunay na maglilingkod